Linda Proud Bistock. Good evening. Good evening. Good evening. Ayan. Ah, hintay muna tayo, Nora Aquino. Hello, mga kalangga ko. Mega-mega love shout out sa inyong lahat. Magmikos-mikos lang tayo, ha? Arnel Castillo, shout out. Mike Sorsuna, shout out po. Hindi ko alam kung ako'y magsusuot ng jacket, sweater, sundress. Kasi yung weather namin, no, skip sopranic. mainit-init, tapos biglang lumamig. Kaya hindi ka mawawalan talaga ng sipon. Samahan pa ng mga pollination ng mga tree dito na may mga maraming alikabok yung bulaklak. Ayan. Maayong gabi ini mo din ha, Dain, Linda Proud, Bisda. Shout out sa imo ha. Naka sa Qatar. Shout out sa ating mga OFW dyan. Shout out din po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Dudong Ruel Kalanga, no, mga Kalanga community. Shout out kay Richelle. Shout out din po sa kay Anna Hanley sa Trusa Family. Suportahan niyo po ang Trusa Family. Suportahan niyo po ang mga video ni Royal of Malalag, ang video ni Kuya Bal Santos Matubang, yung kanila mga live. Pakishare po sa inyong mga community kung meron po kayong sariling community. UAA, ma'am. Ayan. United Arab Emirates. Ayan. Shout out sa ating mga OFW na gising pa, no? Bless Sunday sa inyong lahat. Ayan. Magmikos-mikos tayo ngayon, no? Marami tayong mix-mix tayo ngayon. Belinda Soriano Tiglao, good evening, Madam Marlene. Ang ganda mo naman, parang si Rishi, napakagandang bata. Uy! Thank you po. Ayan, alam niyo, meron naman talaga ako sariling buhok, no? Meron ako sariling buhok. Eh, tamad lang ako mag-ayos-ayos kasi siyempre pinapahaba ko yung buhok ko, medyo maiksi pa. Makapal ang buhok ko, marami akong buhok. Marami akong buhok. At promise you, marami. Pinahaba ko kasi dahil nga pag umuwi ako ng Pinas, gusto ko mahaba na siya. No? Kasi siyempre tayo po ay inaabangan po sa dait. Inaabangan po tayo sa dait, no, dahil doon nga sa parent ni Kuya Bal para sa mga seniors at sa mga buong kalingap ng mga beneficiaries po bilang muse ng Karipa. Kaya po ako bumili ng ticket pauwi ng Pinas dahil nga siyempre i-honor ko yung request ni Kuya Bal na magkaroon daw ng parent. So kung hindi naman mangyari, eh, okay pa rin kasi siyempre gusto ko rin mag-spend time sa mga pamilya ko kasi 2 years na akong hindi nauwi, no? Nagtataka kayo dito sa thumbnail ko, no? Lahat tayo doon nakapanood sa live ni Dudong Ruel. Hindi lang naman kay Dudong Ruel ang pag-usapan natin ngayon, kundi pangkalahatan po ito sa Kalinga. Ang mga tao kasi, alam ko, no, na, shout out pala dyan ha sa Karipa members. Suportahan niyo po mga Karipa members, suportahan niyo rin po ang ating mga reward reactor, mga defender po ng nila ni Langga, no, community ni Langga Rochelle. Yan, suportahan niyo po. At siyempre, huwag po kayong mag-skip ng ads. Sa akin po, hindi ako nag-i-skip ng ads kasi wala naman akong ads, no. Kasi naka premium ang channel ko, kaya automatic po yan na ang lahat ng mga pinapanood ko may bayad. Kahit na manood ako ng 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, pero lahat po yan pinapanood ko talaga. Hindi ako yung pakunti-kunti kasi reactor ako eh. Kailangan ng mga reactor na tapusin ang kabuuan ng video at intindihin ang mga sinasabi dito. Okay, so hindi naman sa wala kayong alam, no? Alam ko nakasubaybay kayo sa akin. Kaya thank you po sa mga sumuporta sa akin, sa mga Team Marilyn Chang. Ngayon, salamat sa inyo. Thank you, ha? Thank you talaga. Yung may nagsabing, oh, Team Marilyn kami, ganun. Thank you sa pagbigay sa akin ng suporta, no? Salamat sa inyo na mga supportive po ng ating mga community po dito kadudong community, kay Langga community. Iisa po yan, community, no? So, yan po, nasakop po yan ng buong sinusuportahan natin. However, ako, napaka-independent ko talaga na reactor.
kahit na nasa Karipa ako, pero wala ako sa GC. Dahil independent ka ako na pwede akong mag-reaction sa kapwa kalingap. Lalo na yung mga taong may mali, no? Hindi po tayo perpekto. Bombay Dildakan, good evening ma'am MC, shout out pati sa viewer, mahal na mahal mo talaga ang Rusiel, pinaglalaban mo sa kay MP, ba't galit na galit yan kay Langga, hindi ko po alam, no? Yaan mo na, yan mo na yan. Roy Reyes, good evening ma'am MC, shout out sa mga kalangga. Thank you Roy Reyes, mabuhay po kayo ha, na mga nandito. Ayan, alagaan niyo po sarili ninyo. Huwag kalimutan na mag-pray. Kahit tayo makasalanan araw-araw ng ginawa ng Diyos, our sins is always going to be ahead of us. So, ako po, I pray in all occasion. Kahit nagmumura si Marilyn Chang. Okay? Kaya po, kahit nagmumura ako, alam po kasi ang mga, dati akong nag-aaral ng theology. Okay? Nag-aaral ako ng Bibles. Nagtuturo ako ng Biblia noon. Dati akong isa sa mga senior sa simbahan, no? Dati akong nag-evangelize talaga, oo. Marami na po akong na tawag nito na baptize na mga sisters. Okay? Kaya nga lang sa hektik ng trabaho ko, hindi ko na tinuloy yung pagiging evangelista. Okay? Hindi ko na tinuloy bilang isa sa mga senior dahil nga siyempre dati-rati, no? Mag-isa lang ako, nagiging single parent ako at kailangan kong kumain para sa pamilya ko. Aileen Lin, hello po Mother Earth. Hello, mega mega love set out sa inyo. Kaya ito po, ito ibibigay ko po sa inyo, no? Galit man kayo sa akin dahil nakapagmura ako. Ito ang naka-thumbnail po diyan. Okay? Naka-thumbnail po diyan. Dito po sa Matthew 12, verse 30 to 32. Ito lang po ituturo. Kung nasan din naman ngayon, hindi po tayo maghuhumili ngayon, ha? Kasi marami na akong sasabihin dito, no? Whoever is not with me, sabi ni Jesus, no? Kung sino daw yung hindi sumasama sa kanya, and whoever does not gather with me, kung hindi daw yung mga nakikigrupo sa kanya, magkawatak-watak daw, scatters all over the earth. Okay? And so I tell you, ayan, so I tell you, no? Sabi ni Jesus, every kind of sin, lahat ng klaseng kasalanan po, yan, lahat ng klaseng kasalanan, mga pag-islander, okay? Kasi yung islander, lahat yan, sako po yan. Elia Pintang, shout out sa iyo sis. Okay? Lahat ng kasalanan po, kasamang islander, pagmumura. Kasi human nature natin, we are a forgiven sinners. Okay? We're forgiven sinners. Yan ha? So I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven. Can be forgiven. Bakit sinasabing can be? Dahil pwede kang papatawarin ng Diyos so long as you know how to admit fault. So long as you know you ask for forgiveness with a contrite heart. Okay? Kailangan contrite ang puso natin pag nanghingi tayo ng patawad sa Panginoon. Okay? But blasphemy, ano ang ibig sabihin ng blasphemy? Against the spirit, okay, will not be forgiven. Anyone who speaks a word, okay, anyone who speaks a word against the Son of Man, laban kay Hesus Kristo, okay, a Son of Man, will be forgiven. Mga anak ng mga tao, anak mo, halimbawa, namura ko, tapos, nag-guilty ako, Lord, say siya na po, tao lang ako. Ganon, no? Nung tao pa si Hesus Kristo, bago pa siya pumunta sa langit. Nung panahon na yun, di ba? Maraming mga nag-aalipusta sa kanya. Okay? So, okay pa yun. Pero pagdating ng panahon na pumunta na siya sa langit,
nagiging isa siya sa Trinity, Holy Spirit, no? Father, Son, and the Holy Spirit, isa sila. So, anyone that magbitaw ng masasamang salita dito, sa Trinity na to, sa Holy Spirit na to, blasphemy po ang tawag dyan. Nungkang-nungkang patatawarin ng Diyos, nungkang-nungkang patatawarin ng Panginoon. Okay? Yan. But anyone who speak against the Holy Spirit will not be forgiven. Either in this age, kahit na itong panahon na to, o baka bukas, makapagmura kayo ng Panginoon, makapagmura kayo sa Diyos, yan po. Okay? Pero may nalagaman, kaya huwag po tayong magigilty dito sa mga nagawa nating mga minor na kasalanan po. Okay? Denying this would be tantamount to saying that white lie or momentary pang, yung pangil, temporary pangil, sa pagsisilos, silos ha, or lust is the moral equivalent in the God's eyes of torture or rape and murder. This one type of mortal sin. Okay? Darating tayo dyan. 1 John chapter 5, verse 17. Ano sinasabi? Explicitly differentiates mortal sin from a less serious one. Alin ba mga less serious one? Gaya na nabanggit ko, mga nagmumura, mga islanderos. Oh, ikaw, putatsing ka. Ikaw, asama ng ugali mo. Ganon-ganon ka, no? Ayun. Yun ay mga lesser serious one sin. All wrongdoing. Ayan, kagaya na sinasabi ko. Lahat ng kasamaan na mga minor, parehong kasalanan yan. Hindi porkit nagnakaw ka, hindi porkit nagmura ka. Oh, isa nagnakaw, isa nagmura. Sabihin, at least ako, ha? Nagmumura lang ako. Ikaw nagnanakaw ka kasi na-prosecute ka. Guys, mga kapatid dito, mga kalangka, mga kalingap, wala po isa doon sa mataas. Kasalanan, kasalanan. Sin is sin. Walang mataas, walang mababa. Okay? Bakit ko nasambit ito ngayon? Pag-uusapan natin po yan. Okay? Ngayon, excuse me lang po. Ano ba ang 7 deadly sins? Di ba? Ang 7 deadly sin na hindi po matatawag na minor, lesser sin. Parabal, haba, sins, what? Check out po. Shout out pala sa Rise Above International na naka-BG dyan sa akin. Thank you po kay Tita Honey S, kay Sweet Charm, no, kay Flirty Sadie, kay Ryslyn Garrido, ayan, kay Lisa Liabres, no, kay Maria de la Cruz, ayan, Sister Mura. Thank you po. According to the Roman Catholicism theology, okay, the 7 deadly sins, sa Catholicism lang po ito. Hello Marikis Nalika, may galap set out. Magandang gabi sis MC. Sinong kulang, anong masasabi mo kay Jeep? Kaya meron tayong masasabi dyan. Kasama dito yun sa pabida-bida, no? So, based on the Roman Catholicism in theology type, okay, for them, per Catholicism, per their opinion, the 7 deadly sins are the 7 behaviors of feelings that inspire sin, nag-i-inspire sa kasalanan mo. They are typically ordered as, ayan, ito to ha, isa-isahin ko ha, pride, mapagmataas, okay? Number 1, greed, mapagsamantala, no, greed, dahil gustong sumikat, gustong magpasikat, okay? Gustong siya na lang ang titignan, ang purihin, no? Ito po'y isang ugali ng narcissistic behavior. Lust. Kalibugan. Kalibugan sa sariling laman, kalibugan sa sariling gustong makamtan. Yan ha, kalibugan. Lust.
na gusto mo, magkaroon ka ng ganyan, gusto mong ganon, meron kang ganyan, gusto mong ganon sarili mo. That is covered by lust. Okay. Envy. Envy. Envious. Ito po, isang uring silos. Ang isang uring silos na marami nangyayari dito sa kalingap. Pagsisilos. Ingit. Pag sumubra ang silos mo, ito po ang tinataguri ang envy, envious. Okay? So, make sure that everyone understand this. Okay? Envy. Malalim, malalim ang sugat ng silos. So, alam niyo na kung sino ang mga ito dito sa kalinga. Di ba? Gluttony. Gluttony. Ano ang ibig sabihin ng glutton? Gluttony. Ito based lang sa opinion po ng Catholic Church, Roman Catholicism, based in their own opinion. Okay? This is their own theology. So, kasi ako, Roman Catholic akong pinanganak at hanggang nag-aral ako ng Bible. So nagiging ang standard ko ngayon, ang foundation ko, Biblia talaga. I am a Bible follower, Bible believer. So ngayon, dumating tayo dito sa gluttony. Ano yung gluttony? Yung hindi sapat sa'yo ang katamtamang amount of food. Limbawa, kakain ka ng isang pinggan na pagkain. No? Pero gusto mo pa talagang magpakamatay ka sa kain. Kasi kagaya ng mga mukbang, okay, kagaya ng mga mukbang, ito po, isa yan sa gluttony. Okay? Ito ang seven deadly sin. Wrath. Wrath. Ano ang wrath? Ang wrath ay mahigit pa sa pag hihiganti na humantong na pumatay ka ng tao. Yung hindi mo natatantanan yung tao. Ala, sige ka ng sige, bira ka ng bira kasi you are wrath. You're at wrath. And sloth. So these are the seven deadly sins, which is, part of that is adultery. Adultery, yung sexual immorality, murder. No? Marami pa. Marami pa. Okay. Rape, di ba? Pag-re-rape, torture, magtuturture ka ng tao, re-ripin mo tao, tuturturin mo, kita nung klaseng torture, tinuturture mo ang mga tao walang ginagawa, masama sa'yo, banat ka pa rin ng banat, si Anya Nuevo, may kalap set out sa'yo. So pag-usapan natin dito. Sa sinasabi ko, hindi ako magsasalita pag hindi ka magsasalita. Wala akong sasagutin kung hindi ka magbitaw ng salita. Magpapakalinis tayo dito, lahat tayo may mga sariling basura, may mga sarili tayong baho, may mga sarili tayong kasalanan na hindi alam ng ibang tao na ang Diyos at ikaw lang nakakaalam. Kahapon sa live ni Dudong, siyempre, Natouch ako dahil nga nabanggit ni Dudong yung nabigas nga ni Langga. Ano yun? Yung nabigas ni Langga ay yung iba, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Masyado na daw uha. Ang sa akin, tayo lahat dito ay mga nagmamahal, sumusuporta, pumoprotekta sa kay Langga. Dahil alam natin na si Langga ang lalong-lalong nangangailangan ng aruga, lalong-lalong nangangailangan ng proteksyon at pangangalaga at pag-guide, no? Pag-guide. So, dito kasi, lumalabas kasi na para kasing pinapangunahan pa ang isip nila
Kaya medyo na-antig rin naman si Ruel Malala. Diba? Na-antig rin naman. Na huwag kasi silang pangunahan. Huwag masyadong overreacting. Kasi alam ko, masyado tayong nagmamahal. At huwag nating pangunahan. Ibigay natin ang tunong respeto natin kina Langga at kina Ruel Malala. Kasi mahal natin, diba? Ito po ang tinatawag na unconditional love. Pag unconditional tayo, hindi po natin iko-question ang galawan ng dalawa. Kasi meron tayong faith, naniniwala tayo sa kanilang mga desisyon, programa, no? At aksyon. Okay? Pag tayo ay nandyan, naniniwala tayo, baguhin po natin ang ating isip dito na huwag overprotective. Kasi guys, ang number one na depender ni Langga, walang iba kundi si Ruel Malala. Huh? Si Ruel Malala. Walang iba. Walang iba. Na number one defender ni Langga kundi si Dudong Ruel. Okay. Pababayaan ba ni Dudong na magkaroon ng mali at mapagtawanan si Langga sa social media? Hindi. Kung ano man ang mga pinagagawa o nasabi doon sa live ni Langga, lawakan natin ang ating pangunawa na baka naman merong dahilan bakit nakapagbitaw ng salitang ganito si Langga o si Ruel Malalag, na kagaya ng huwag kang mag-live pag wala ako sa tabi mo. Siyempre, ang concern lang ni Dudong para ma-guide niya ng tama si Langga. Pero naiintindihan naman po natin na ang hindi po lahat ng panahon no, na nandyan si Dudong Ruel sa tabi niya, di ba? Hello Nelly Abanti, may galap siya taas siya, no? Hindi po lahat ng panahon na nasa tabi ni Dudong si Langga, hindi po maiwasan. Eh, siyempre, si Langga, yung sarili niyang decision, may pagka-independent po rin yan. Ngayon, kailangan din niyang mag-say hi, no? Mag-say hi sa mga kanyang supporter at mga followers. Ang maipayo ko lang kay Langga, kasi maraming nagkomento doon na si Langga binabasa yung mga negative. Okay? Lahat po ng mga charity vlogs, lahat po ng mga reactor, yung mga negatibo, ewan ko ba kung bakit talagang nasasagap ng mga mata natin. Dahil siguro, siyempre, ang negatibo nga daw ng mga pananalita, madaling matutunan, no? At madaling masasagap yan. Hindi po maiiwasan yan. Sa akin, opinion ko lang. Kasi matagal na ako dito sa YouTube. Ang dami ko nang pinagdaanan na hanggang ngayon, no, binabanatan pa rin ako. Okay? Sa loob ng lalang GC at sa live. Alam niyo po yan. Alam niyo po, ako po ang number one na binabanatan sa Kalingap. Na hanggang ngayon, hindi pa matapos ako yung banat nila. Pero kumapal na ang balat ko dito. Para sa akin kay Langga, pag merong mga negative comment, no? Pag merong mga negative comment po, ito, sana, Mamot Bandila, shout out po sa iyo. May galap shout out sa iyo, Mamot. Pag may mga negative comment po, iwasan sana ni Langga, no, ang basahin. Okay? Kasi, gaya ng sinasabi ni Dudong, no? Pag binasa kasi yung mga komento ng mga baser, lalo silang ginaganahan. Lalo silang magpuporsiging mangbastos, magiging basers, parang iniinganyo natin na mangbas. Diba? Habang yung iba nanonood, at siyempre sumasama ang loob ng iba dyan, na bakit pa kasi binasa ni Langga, bata pa kasi, no? Hindi pa niya alam talaga ang consequences ng isang live streamer. Ano ang magiging consequences dito sa mga gagawin mo, pagbasa mo? Hindi po. Okay? Hindi maganda na basahin natin ang mga negatibo. Yes, viewers sila. Nakita niyo naman na may mga basers akong pumapasok. Okay? Pero, ito rin ituturo ka kay Langga, na bago siya mag-live, ayan,
pakiusapan niya ang kanyang mga viewers, ang kanyang tayo, na bawal mang bus, bawal pumasok ang bus, busers dito. Okay? Para hindi po kayo ma-hide, ingat po kayo sa pananalita. Hindi po kasi maiwasan na tayo dito ay, ano, bilang live streamer. Babasahin, huwag na nating bigkasin. Yan, huwag na nating bigkasin sa live stream. Okay? Babasahin namin yan, yung mga komento dyan, at i-analyze namin kung ito ay matimbang ba talaga. Batay ba itong basahin? Bagay ba? Pwede ba itong basahin i-broadcast? No? Kung hindi naman, kung kabastos-bastos naman yung mga pananalita, ay i-hide. Okay? I-hide. It's better to hide than to read. Okay? Ganun lang po yun. Kaya, para sa akin, ang payo kay Langga, lahat ng mga negative comments dito kay Langga, no? Do not read. Do not read. Do not read. Didma. 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 Okay? Para hindi po sila mamimihasang mangbas kung saan-saang live. Sa iyo, kay Ruel, sa buong Kalinga. Okay? Ito trabaho na po ng mga bassers ang mga ganitong ugali. Kaya iwasang basahin. Paalalahanan natin ang ating mga viewers. Bawal bassers. At palahanan natin ang ating mga moderator na may mga blue pangalan dyan. Basahin muna bago i-hide. I-analyze muna kung ano ang mga sinasabi bago i-delete. Kasi kami mga reactor, most of the time, binabasa talaga namin ang bawat, walang nakaka-ano dyan, no? Walang nakaka-lagpas dyan. Binabasa talaga namin lahat yan. Okay? So, siyempre, no, nagtatampo naman si Dudong, no? Na kung ayaw niyo manood sa akin, okay? Kung ayaw niyo sa mga opinion namin, umalis na lang po kayo dito. Maganda ang mga sinasabi ni Ruelo Malalag doon. Umalis. Kasi, gusto nilang pangunahan si Langga. Gusto nilang pangunahan si Ruelo Malalag. Hindi po pwede, guys, no? Kasi may sarili sa, they have their own individuality. They have their own mindset. They have their own, they can make their own decision. Because they are people like us. Now, if they do make mistakes, our job is to remind them of such. Our job is to guide them. Coach them in a way that is, you know, their step and verbiage towards holiness. Diba? Towards holiness. Yan ang importante. Na kailangan natin na turuan. Diba? Pero so far, so good. Wala naman akong nakikitang mali. Yun kasi, may mga ginagawa sila na hindi naman natin kailangang saklawan. Hindi natin kayang saklawan ang mga ginagawa nila dito. Kasi viewers lang tayo, supporter lang tayo. Although mahal na mahal natin ang mga ito, pero bigyan po natin sila ng confident. Bigyan natin sila ng space. Bigyan natin sila ng privacy. Huwag natin kalkalin kung ano talaga ang pinag-usapan nila. Bakit nabanggit ng bawat isa ng ganito? Huwag kang mag-live ng ganon. Tapos yung iba nagiging OA, no? Nagiging OA. Okay? Please. No, please lang po. No, sa mga suporte nila ka. Pakiusap lang. Pakiusap lang. Nananawagan po ako sa iba dyan na mga nag-overreact po, ha? Unconditional. Yan. Unconditional feelings, unconditional support, unconditional love na ating ibibigay dito sa dalawang bata. Yun lang ang panawagan ko dito. Kahit na nagkaroon tayo ng kunting mali, lahat po dito nagpapatawaran. Okay? Magkakaisa tayo. We're one family, one community. And we need to support each other. Gaya ng sinasabi ni Kuya Bal. Okay? May mga mag-away-away talaga doon sa live ni Kuya Bal kahapon at kanina. Nabanggit ni Kuya Bal na hindi maiiwasan ang away dito sa loob ng Kalinga. Hindi maiiwasan ang hindi nagkakaintindihan dito. Meron at meron. Kasi may, kung may hiyan, may yang. Diba? Dapat tayo dito, pag may nakita tayong mali sa kapwa natin, supporter at mga follower, huwag nating awayin. Payuhan natin. No? Payuhan natin. Mas mabuti yung ganun para mananatili po ang harmony ng bawat isa dito sa Kalinga. Diba? Lahat tayo dito, guys, no? Mga makasalanan po tayong lahat.
walang perpekto sa atin. Merong mga tao makapagbitaw ng salita, makapag-react ng sobra. Mayroon lahat, cover po yan. Hindi natin ma-appreciate ang katahimikan kung hindi natin pinanggalingan ang kaguluhan. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi po pwede perpekto. Walang perpektong relasyon, walang perpektong community, walang perpektong pamilya po. Ito dapat natin pagkaintindihin. Dito naman, no, kay, balik tayo mamaya, kinadudong at langga. Dito mabanggit ko kay JP Alibio. No? For your information, no, dumating na po yan si Jason, si Binti Boy sa Kalingap. Almost 2 years bago ka dumagsak sa lighthouse. Si Jason, meron po yung immunity sa Kalingap. Ito po ang hindi mo alam, no? Kasi baguhan ka pa nga, di ba? Baguhan ka pa sa Kalingap. Baguhan ka pa lang kumpara kay Binti Boy. Baguhan ka pa. Totoo yan. Hindi kita aawayin dito. Okay? Yung mga overreacting, no? Mga, yung lumabas kang pabida-bida dito, no? Nabanatan mo pamangkin ko, si Bopel, no? Nabigyan ng mga iba-ibang reaksyon dahil ito'y nag-content dito particular sa pangbabas kay Binti Boy galing sa iyo. Pero katotohanan ng katibayan na nandoon ako sa live ni Kuya Bal. Nakita ko ang live mo. Nakasuporta ako eh. Nakasubscribe ako sa iyo, JP. Kung wala ka kasing alam, JP, manahimik ka. Bago ka mag-react, manuri ka, ha? Ito tayo ko lang sa iyo. Sinusuportahan kita. Pero, ang ganitong ugali kasi, ha? Kailangan. Joy, may galap sa iyo. Ha? Kailangan. Bago tayo magsalita, manuri muna tayo para hindi tayo mabanata ng mga reaktor. Ha? Para hindi tayo mabanata ng mga reaktor. Kasi ang daming mga Kalingap reactors dito na kukuyugin at kukuyugin yung mga pabida-bida. Kasi matagal na kami dito, marami kaming alam, JP. Okay? Oo, nandito na ako sa Kalingap pa bago ka dumating ng Kalingap. Kaya subaybay ko yung pagdating mo sa lighthouse. Subaybay ko yun, isa ka nga sa binabanatan ko noon eh. Diba? Kasi isa ka rin sa mga nag-BBTS noon. Isa ka rin noon, di ba? Kaya kung wala kang alam, huwag kang dalos-dalos ng mga pananalita mo laban sa isang Kalingap, isang tao na matagal nang may immunity po yan. Kasi hindi mo kasi narinig, no? Bago ka pa, doon ka busy ka kasi doon sa lighthouse noon. Nabanggit po yan ni Kuya Bal, nabanggit po yan ni Kalingap Rob. Na si Jason, si Binti Boy lang ang pwedeng mag-vlog kina Bumbay. At wala, nabanggit ni Kuya Bal doon sa live niya, na walang isa mang Kalingap na pwedeng mag-content kay Bumbay. Okay? Wala. Independent si Binti Boy. Kagaya ko, Kalingap, independent. May immunity yan si Binti Boy. Meron niyang bas-bas. Hindi mo lang kasi alam. Kasi bakit mo hindi alam? Dahil hindi ka po nagtanong. No? Dito naman sa live ni Bupil, ah, hindi po nauna si Bupil nag-live dito. Ito po'y reaction ni Bupil batay po sa sinasabi ni Kuya Bal patungkol sa nangyayari sa GC. Okay. Ngayon, maganda, balik uli. Ang tanong, susundin ba? Ha? Scout mo, vlog mo? Diba? Lahat tayo dito, magkakapatid tayo sa Kalingap. At mga bagay na dapat natin pag-uusapan, personal or impersonal, through GC. Bago tayo padalos-dalos sa live stream natin. Ha? Ngayon, tama naman si CLTVPAs, may galap sa tayo. Ha? Doon, nag-react ka doon kay CLTVPAs, isa rin ito ipagtatanggol ko. Kasi totoo naman, wala naman siyang binabanggit ng Engineer Agol. Wala din naman siyang sinasabi doong JP, I love you. Nagsasabi lang Jesus Mariosep, di ba? Marunong ka magbisaya, JP. Okay? Hindi porkit na kadalawang taon ka na dito sa Kalingap, lumaki na ang subscriber mo.
at malapit ka kay Kuya Bal, naging driver ka ni Kuya Bal, huwag pabida-bida. Dahil pag once na pabida-bida ka at nasa tama ka, no, hindi po maiiwasang kukuyugin ka ng mga Kalinga Reactor. Hello, just once. Good evening. Good evening. Ching Budaya. May galap sat out po sa inyo lahat. Kaya ako nalungkot ako sa live ni Binti Boy kahapon na nagbanggit na hindi na daw siya magbablog para iwas sa gulo. Okay? Nakita naman natin yung live ni Kalinga Prab na siya po ay iniimbitahan po na pumunta kay Kalinga Prab. No? Bumisita, bumalik. Sa ngayon kasi, busy-busy pa si Binti Boy sa kanyang mga ginagawa dito sa kanyang pamilya, no? Sa kanyang nanay na may sakit. Aiden Piscasio sa Gandang Gabi, Ate Marlene Chang. Hello po, Aiden. May galap siya at God bless po sa inyong lahat. Ako, wala akong ano dito. Kumakampi lang talaga ako sa tama. Ipaglalaban ko ang tama at katarungan. Bakit? Kung hindi ko ipagtanggol si Cell TV Peace, kung hindi ko pagtatanggol sila si Bopel, sino magtatanggol sa kanya? Although magaling silang reactor. Pero dapat lang na ang mga nasa tama ay magkakaisa, magsuportahan po. Diba? Now, dito tayo kay Marilyn Pablo. Okay? Kuha muna ako ng tubig, ha? Makinig ka, Marlin TV. Ito naman sa'yo. Makinig ka. Ching, Budaya, Ma'am MC. Nakakalungkot po talaga kasi masisira ang mag-amang matubang sa ganyang mga sip-sip. Kurik ka po dyan. Okay. Meron lang akong babasahin dito. Eto, nag-live si Sangkay, no? Nag-live si Sangkay patungkol sa amin. Alam ko yon, kasi pinanood ko yung live niya. Diba sinabi ko, Marlin TV, pag wala kang sasabihin, hindi ako sasagot sa'yo. Ito ha, sabi mo dito, buti naman, nagbago ka na din talaga, Sangkay, sabi niya. I like you now, di ka na for content. Na lang sana mga pinagdaanan mo. Teka mo na, ha? Sana mga bago ba lahat at maging matured na sa mga pinagdaanan mo. Okay? So, wait lang. Meron pa. Tapos, sabi mo, Marlin TV, makinig ka mabuti. Alam kong may mga spy ka dyan para maipaabot ito sa'yo. Gorlas. Ang tawag ng Gorlas. Money-money, ha-ha-ha, money-money. Kasi napanggit ni Sangkay doon na kuntin-kuntin lang sa akin. Kuntin-kuntin nga lang sa akin talaga. Okay? Kuntin-kuntin, pero lahat yun po ay may katotohanan. Napanggit ni Kuya Bal, di ba? Walang personalan. Inamersonal ka. Inamersonal ka. Anong sabi mo dito? Money-money, hooray! Hooray! May pahuri-huri ka pa. Ano pa lakas mo maka-influence? Ha? Ano pa ang lakas mong maka-influence? Bakit? Naghahanap ba ako dito mang influensya ng tao? Marlin TV, Marlin Pablo? Di ba? Sino naghahanap na magiging influensya? Ikaw yun. Hindi ako. Ikaw yun. Mas mortal sin ang mag-curse sa kapwa, lalo na
sa mga naka mag-course sa kapwa, lalo na sa mga nakakatulong. Adi, wow. Pag-usapan natin yan. Diba? Miguel Interior, shout out po. Tama po yan. Dapat ang magandang samahan. Huwag ganyan. Gawa ng samaan ng loob. Okay? Ito, makinig ka, Marlene Titi. Okay? Hindi porke sinasabi kong animal ka, hayop ka, cursing? Cursing sa'yo yan? At ang cursing, anong klaseng cursing? Define cursing. Sinasabi ko bang mamatay ka sana? Ha? Sabihin mong mortal sin. Anong alam mo sa Biblia? Anong alam mo? Ha? Napabida-bida. Anong alam mo? Sa mga ginagawa ko dito sa Kalingap, wala kang alam, zero. Bakit? Kasi nakapokus, nakatuto ka lang sa sarili mong gawa. Hindi mo tinitignan yung ibang mga tao dyan kung ano nagagawa nila. Kasi gusto mong maipangat, ma-influence sa mga tao batay sa mga ginagawa mo. Tama ba? Money-money? Money-money. May kinikita ba ako dito? Ha? Saan ba nang galing ang mga pirang tulong ko. Hindi galing sa sponsor, hindi kagaya mo. Hindi kagaya mo. Nakaambag ka man, pero mas marami pang ambag ng mga sponsor kaysa galing sa'yo. Dahil higit sa lahat, mas kumita ka, ha? Mas kumita ka, napapaliparan ka, hindi ako nagsisilos yun, I don't care about that. May sarili akong income. So, huwag mo sabihin money-money. Dahil hindi money-money ang ginagawa ko dito. Kung may ambag ka, meron din ako. Questionin mo ang ambag ko dahil hindi mo alam. Dahil hindi ako taratita at Marilyn Pablo. Ha? Hindi ako taratita sa mga binababahagi ko sa mga beneficiaries. Kagaya mo. Taratita ka, mayabang ka. Matapubri ka. Diba? Ching budaya mo. Thank you, sis. Okay? Sabihin mong mortal sin ang mag-curse sa mga nakakatulong. Bakit? Kina-curse ba kita dahil sabi kong putang ina mo? Hindi na ba pwede ang figure of speech? Ikaw ang may gawa ng lahat na to. Tinatanong ni Sangkay saan nag-ugat ito, di ba? Nag-ugat ito sa pamimersonal mo sa akin, kinalkal mo ang mga lumang nakaraan, ang lumang post ko. Kasi kung hindi mo kinalkal yan, ha, hindi kita mabanatan. Ganon. Tandaan mo yan. Ako, magmamalaki, ha? Ano sinasabi ni Ingrata? Noong kanyang naririnig, nangungwenta ako. Pagbigay-bigay, kinalimutan ko yan. Ikaw! Diba? Sabi ni Miguel Interior, dali lang si Mr. Miguel, no? Sabi niya, dapat sana unawain na pareho naman galing sa hirap bago magyabang. Kurik po. Diba? Ang sa akin, Marilyn Pablo, Marilyn TV, kung hindi ka humantong sa pamimersonal laban sa akin, hindi kita nabanatan. Sabihin mong mortal sin, anong alam mo sa Biblia? Bumanat man ako dito, pero merong pagbabago, meron. Kilala niyo kung gaano ako kabalahura noon. Kilala niyo kung gaano ako kabanatira dito. Wala akong inuurungan. Bago ka magsalita ng mortal sin, siguraduhin mong graduate ka ng theology. Magaling ka sa argumento sa Biblia bago mo gamitin ang salitang ganon.
Ay, tataas talaga boses ko. Dahil naiinis ako sa mga tanga. Naiinis ako, ha, sa mga taong ignorante. Dahil walang excuse ang mga ignorance dito. Ignorance is not an excuse in the eyes of law, in the eyes of many. Hello, Machika, please. Shout out. Pabida-bida ka eh. Kala mo ang galing-galing mo. Ha? Galing-galing mo na talaga. Magsalita, maghusga. Hindi porkit nagsalita ako ng hayop, animal, ha? Cursing, laban sa taong tumutulong. Kahit tumulong ka pa, tatawagin ka pa rin hayop ni Marilyn Chang. Bakit? Hayop din naman ako ah. We're all type of animals. Special type of animals. With intelligence, kaya nga lang ikaw kulang sa intelligence. Kuya Putput, may galap sa taas sa'yo, Kuya Putput. Hindi kita pinabanatan dito. Pinaintindi ko lang sa'yo ang ibig sabihin ng mortal sin. Seven deadly sin. Envy. Murderous rape. Gluttony. Among others, hindi mo alam ang ibig sabihin ng mortal sin. Sabihin mo mortal sin ang ginawa ko? Diyos ka ba? Iba ba, ikaw ba ang may-ari ng Biblia na tingin mo all-knowing ka? Be careful. Ha? Be careful. Be very careful. Pinapahamak mo sarili mo lalo dito dahil taratitat ka eh. Kung hindi ka magbibitaw ng salita, tatahimik ako. Ha? Manahimik ka! Huwag kang pabila-bida! Dahil supagpalin talaga kita. Mortal sin. Anong alam mo sa mortal sin? Ha? Lahat tayo dito, Marilyn TV, makasalanan. Pareho tayong sumuporta sa kalingap. Huwag nating siraan ang kapwa natin. Ha? At matain. Bad po yan. Whoever is now with me is against me. O, alam mo ba yan? Ha? Sa Matthew 12, verse 30 to 32. Every kind of sin, Marilyn TV, lahat ng klaseng kasalanan, slanderous or not, ha? Can be forgiven when this type of sin has been prayed for forgiveness through a contrite heart. Ang hindi mapapatawad ng Diyos ang isang uring blasphemy laban sa Diyos, laban sa Holy Spirit. Mortal sin, ano ang mga ibig sabihin ng mortal sin? Pumapatay ng gagahasa ng tao. Sobra ang silos. Sobra ang inggit. Yan ang isa sa mga deadly sin, sobra ang kainggitan. Di ba meron kang ganyan? Sobrang kainggitan. Proud. Ayan, ha? Marilyn TV, ito ang isa sa mortal sin mo. Wala akong mortal sin na binabanggit dyan patungkol sa'yo. Pero ikaw, marami kang mortal sin na katala dito batay sa ugali mo.
Ano masagot mo dito? Tumingin ka ba muna sa Biblia? Pinag-aralan mo muna bago ka magbitaw ng salita doon sa live ni Sangkay? Na ang pagmumura ko, kuno, minura ko daw ang tao ng katutulong. Anong alam mo sa mga ginagawa ko? Ha? Maliit man o malaki ang mga pinagtutulong ko dito. Isang uring galing sa pusong pagtulong at walang kasamang pangungwenta. Hindi kagaya mo. Kaya wala kang alam dahil hindi ako taratita at pagdating sa tulungan. Ikaw, pinagbandira mo lahat mga kinutulong mo. Mapapasikat ka para maging sikat na influence. Sino ngayon? Ha? Ang nag-i-influence sa mga tao, ako ba o ikaw? Trying hard ka? Hindi kita binabanatan ngayon. Ganito lang ako magsalita. Pasinsyahan tayo. Bisaya ako eh. At wala akong pakimi pag magsalita. Pabagsak ang salita ko. Bisaya ako. Ha? Hindi ako galit. Sabi niyo, galit na naman si MC yung puso. O aasarin ko muna. Aasarin ko lalo ito eh. Tingin mo, apitado ako. Ha? Mag-ingat kayo. Huwag kayong pabida-bida. Huwag kayong manguna sa mga reactor at vloggers dito. Mag-ingat-ingat kayo sa mga bibitawan ninyong salita dahil baka akala nyo kayo lang matalino dito. Ngayon lumalabas kang tanga. Lumalabas, hindi ako nakuhusga ha? Sabihin mo, naghusga na naman si MC. Binabanatan na naman. Hindi kita binabanatan. Salita lang ako ang katotohanan dito. Kasi dito, batay sa sinasabi mo kay, ano, pera-pera. Ha? Anong batayan mo doon na pera-pera? Sinong namimira dito? Hindi ba ikaw? Nagpaparami ka ng mga viewers, nagpaparami ka ng support, nagpaparami ka ng mga sponsors para pantulong doon sa panapakan. Di ba? Kasi patungkol naman yan sa kalingap. Thank you. Bakit namin alam? Dahil, mabida-bida ka nga eh. Mabida ka nga, di ba? Oh. Bakit hindi mo alam ang mga tinutulong ko dito? Dahil hindi ako mabida tao. Ito ang pagkakaiba nating dalawa dito. Dahil tinitingnan ko pa rin kung saan ako nanggaling, kung kaano kahirap ang buhay ko, kung paano ang naging wala na hanggang nandito na ako sa Amerika, hindi ko makakalimutan ang pinanggalingan ko. At hindi ko pagyayabang anong meron ako. Kung anong mga naitutulong ko dito, hindi ko yan kinukwinta. At sasambitin sa social media, magkano naitulong ko dito, sinong nauna, payabangan. Hanggang humantong sa panlalait. Oh. Bakit kailangan ko maging kaaway? Magkaroon ng kaaway. Hindi ko need ang magkaroon ng maraming kaaway dito. Mas kailangan kong maraming kaibigan kaysa kalaban. Akala mo hindi ko nababasa yung response mo? I-correct talaga kita pag mali ka. Wala akong i-correct. Kung maganda ang pananalita mo, walang halong pang-iinsulto, marunong kang tumanggap ng mali. Matuto kang magpakumbaba. Ito ang importante. Ano sabi ni Kuya Bal? Walang pamirsunan. Namirsunan ka. Ikaw pagpilatungkol ni Kuya Bal doon sa live niya kahapon. Hindi naman kita mababanatan kung hindi mo ko pinipersonal doon sa thumbnail mo. Kung hindi mo kayang sagutin ang punto per punto, huwag ka nang sumagot, huwag ka nang magsalita ng salitang hindi ka aya-aya sa panig mo dahil madidihado ka lang sa akin. Mag-ingat yung mga pabida-bida dito.
Uy, Redsin, ni Amanda, hello, huwag ka pong magalit, hindi ako galit, Redsin, ganito lang si Bisaya. Shout out sa'yo, Redsin, binisita tayo ni Redsin po. At Chinese Estrada, hello, Kuya Putput. Diba? Miguel Interior, tama po yan kasi sa dami niyo na po natulungan kayo po ang ginagawa ng pagkakamali. Diba? Wala kang alam sa mga naitulong ko dito at hindi ko po ipagbabandira yan sa lahat. For what glory will I receive from God? Kung ibabandira ko ang mga naitulong ko dito. Diba? Uy, partner, maghintay ka, ha? Uy, tayo, ha? Samahan mo ko, ha? For what glory will I receive from the Almighty God kung ibabandira kung may nangangailangan ko dito sa tao? Ikaw, bayad ka na. Wala ka nang blessings na manggaling pa sa Diyos, galing sa Panginoon. Binabandira mo mga naitulong mo. Ha? Pinagyayabang mo. Panguhintam mo. O bakit ka naman sa gang trapal queen? Dahil yun pinagbamandira mo ikaw talaga at ikaw na una. Pati doon kay Mylin, di ba? Ikaw, kayo. Di ba? Sino ngayon ang naghanap na maging influencer? I don't look to be an influencer, but I'm already here. I'm just here. Sino ngayon? Ang pera-perahan lang, ikaw yun, hindi ako. Wala akong sponsor. Ikaw marami. So, pera-perahan, ikaw ang pera-perahan. Ha? Okay yun. Dahil nakatulong sa kalingap. Pero huwag kang magsalita dito para patungkol sa akin, pera-perahan. Dahil hindi ako pera-perahan dito. Hindi pera-perahan ang hanap ko dito. Pagtatanggol sa tama, pagtutuwid sa mali. Kaya hindi mo ko pwedeng takot-takutin, ha? Malitibig pa na nalita mo, ha? Ito lang sabihin ko sa iyo. Hindi, talaga totoo. Hindi kita binabanatan dito. Ha? Pareho tayong sinusuportahan na kalingap. Magkaiba ang community sinusuportahan natin. Nandun ka, pinakialaman ko ba ang pagsuporta mo doon kay kalingap? Pero hindi. Huwag mong pakialaman ang pagsuporta ko dito kay Ruelo Malalag at kay Kuya Bal. Pareho tayong kalingap. Hindi ka mapupuna talaga pag wala kang sinasabi. Ikaw, iwan ko ba kung anong klaseng takbo? Ang utak mo, hindi ko get, no? Kasi siguro kung ikaw magsasalita, basta na lang padalos-dalos ka, hindi mo muna iniisip ang mga katagang binibitawan mo kung ikaw ay mako-question. Kagaya nitong pagsalita mong mortal sin, nag-curse sa mga nakatulong. Anong alam mo sa mortal sin? Anong alam mo sa salita ng Diyos sa Biblia? Anong alam mo sa Diyos? Question ko lang sa'yo, Marindy. Piling santo ka, dahil nakatulong ka. Did you not know? Hindi porkit nakatulong tayo sa kapwa natin, ay mapasalangit na ang kaluluwa natin. Malin TV, ito tandaan mo ha. Magbasa ka ng araw-araw ng Biblia para magkaroon ka ng understanding. Mabigyan ka ng Holy Spirit. Kasi, pag wala tayong Holy Spirit, wala tayong maiintindihan, hindi tayo gagabayan ng Holy Spirit, the Spirit of Understanding, the Spirit of Patience, the Spirit of Love, the Spirit of Patience, the Spirit of Calmness, the Spirit of Serenity. You don't and you can't get that without having to humble yourself before God and read His Word as if it is your daily food.
Kaya nga, our Father who are in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes, yours will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Anong ibig sabihin ng daily bread? Ito po ay mga salita sa Biblia. Ang daily bread, pinapakain natin ang ating Holy Spirit ng salita ng Panginoon. Diba? The more you talk, kaya sinasabi ko sa iyo, the more akong may sasagutin sa iyo. Especially if it is pertaining to myself. Umayos ka. Umayos ka. Ayusin mong pananalita mo. Ha? Ayusin mong pananalita mo. Hindi kita pinabanatan ngayon. Pinagsabihan lang kita, ni-real talk lang kita. Pinapayuhan ka dito. Dito sa Bible na to. Basahin mo yan ng isang taon para magkaroon ng laman. Ang puso mo magkaroon man lang ng kunting Holy Spirit para magkaroon ka ng pagkakaintindi. Diba? Sabi ni Ching Budayaw, yes ma'am, MC, kailangan ng katawan natin ng Spirit. Yes. Pinapakain kung ang ating katawang may laman. Pinapakain natin ng totoong pagkain, rice and all of that. We also need to feed our Holy Spirit with the Word of God through the Bible, by reading the Bible every day, by praying in all occasions. Wala kanyan Marilyn Pablo. Do you pray in all occasions? Nagkaroon ka ba ng Spirit of Wisdom? Tingin ko wala kasi ganito ka mananalita patungkol sa akin. Mortals, yan mahiya ka. You are not to judge me. There is only one Almighty God ang pwedeng mag-judge sa akin. And He knows my heart. Hindi ikaw. Ha? Hindi ka qualified magsalita na isa yung mortal sin, mag-cursis ang taong nakakatulong. Kinurse kita? Nasabi kong, animal kang hayop ka, malilintikan ka. Sakit, curse ba yan? Oh. Kasi mababa ang understanding mo. Huwag magaling-galingan dito. Dahil hindi mo kayang tantayan ang kaalaman ko laban sa iyo. You will never going to measure me up, Marilyn TV. In all accounts. Tandaan mo yan. The more you talk, the more na meron akong sasagutin sa iyo. If I were you, if you're smart enough, stay quiet. Stay mum. M-U-M. Stay mum. Ha? Diba? Hello, Sis Amrel Reynosa Lala. Nakakatawa siya, MC, habang tinitira kayo ni Ingrata. Nakatago siya sa dilim. Diba? Huwag tayong magtapang-tapangan dito kung kulang ang knowledge natin. Ha? Huwag tayong magtapang-tapangan dito kung duwag naman tayong lumabas sa kamera. Style duwag po yan. Cowardness. Learn how to fight. But you make sure you must know how to fight back. If you are audacious enough to speak such ill words towards someone, you better prepare yourself to combat and battle back those people. With all the weapons you may have in your side, you better prepare yourself in the worst possible arguments. Huwag kang magbidag-bidag kasi dito, ha? Ito, tandaan ninyo, ha? Kaming mga reaktor, hindi lahat dito mga reaktor ay nabubuhay dito sa YouTube. So, TVPH, isa yan, hindi yan pinamuhayan dito ang YouTube. Ako, hindi ko pinamuhayan dito ang YouTube. Hello, Nori Bruce, shout out po sa inyo.
Kaya napakahalata tuloy kung sino talaga ang pinakamatinding ingitira dito. Masyado kasi ito to, masyadong self-conscious sa sarili. Binabanggit pa niya, oh, 40 na pala ngayon ang senior. 40 na, kailan kaya ng 40 ang senior ngayon? Ha? Wala naman ako sinasabing senior ka, Marilyn Pablo. Sinasabi ko, malapit ka na mag-senior. Oh, sabihin mo, ano, ilan taon ka ba? 48? Oh, 12 years na lang, di pa senior ka na? Philippines time, senior. Oh, 12, malapit man yan, isang kimbot na lang yan, di ba? 10 kimbot? Oh, malapit ka na mag-senior. Di ba? Walton family, IMC is such a piece of work, really. To have the guts to hurt so many people in the same community. Yeah? Why is that? Would you mind explaining it to me? Elaborate if you must. When did I start a war? You better make sure that every piece of war that you release here, you have studied it. You started from the get-go. You started from the very beginning of all my videos since 2020. Huh? Wala akong sinabing senior ng 40 years old ka pa. Sinasabi ko lang, malapit ka ng mag-senior. Huh? Namumuti na yung bulbul natin dito, no? Okay? Huwag natin ipagkaila yan. Okay, Walton family. I'm sorry. My bad. I'm so sorry po. Please accept my apology. Thank you. Sorry. I'm so sorry. Yeah. Kiss. Okay. Ang sa akin, no? Hindi pa po senior ang 40 years old. Masasabi ko lang, pagdating na 60 sa Pilipinas, senior ka na eh. No? Ngayon, apiktado ka, sabihin mo, oh, sino ka ba akong senior, guys? I'm sorry. Ha? Huh? Pero MTB. Marlin TV. Hindi mo maiiwasan ang gravity, no? Diba? Hindi mo maiiwasan. Pati pagkangiwi-ngiwi na, minsan nagsasalita ka, nagkangiwi-ngiwi ka na ganyan, diba? Maiiwasan na sign of aging po yun. Ako, I accept aging gracefully. Bakit? Diba? Bakit? Bakit mo iwasan ang tumanda? Totoo naman na may edad ka na talaga, di ba? Tumatanda ka na. Ayusin mo ang kilos mo dito, no? Na bago ka magsalita ng masama sa kapwa, siguraduhin mo malinis ang mga words mo, mga ginagamit mong salita dito, ang sarili mo, that no one can attack you back and throw something back at you. Got it? Sabi ni Amrel, mas mayaman na sponsor tumutulong sa kanyang tahimik lang na tumutulong. Baka pag si Ma'am Melba Burn ang nagiging sponsor ng kanyang, baka masyak silang galanti. Kaya Ma'am Melba, oo, totoo yan. Galanti talaga si Melba Burns. Tahimik rin po yan tumutulong. Minsan nagpapalipad yan kay Kuya Bal, di ba? Pero sabihin mong ano, papakita mo sa kapwa mayaman ka. Tapos mang mata ka, mang lait ka ng kapwa mo. Anong glory ang matatanggap mo diyan? 'Di ba pambabalahura ng ibang mga tao kasi hindi nila matanggap nasa US ka na tapos mamatahin mo kami dito ng nasa Pilipinas, kung makapagsalita ka mas magaling ka na, 'di ba? Kaya ka napupuna. Ito payo ko sa iyo, Marlin TV, ha. Ayusin mo. Pag-isipan mo muna bago ka magbitaw ng salita. Siguraduhin mo munang walang maibato ang ibang mga tao sa iyo. Check. Self-check tayo. Self-check. Diba? Self-check tayo. Tingnan mo. Ha? Karamihan ng K-boys galit na galit sa iyo. Is that what you wanted?
Because a good leader should set a very good example. To be loved, to be followed, to be respected. But I think in this sense, you are the one who don't know leadership. Learn how to lead people by listening instead of talking, by understanding instead of judging. Huh? Two words, listening instead of talking, by understanding instead of judging. That is one type of personality a leader must have, must obtain, so that his people will follow and respect you. You have got a lot of things to learn from me when it comes to leadership, when it comes to managing people. Okay. With me, I have over 30 years in my belt. For you, may have 2-3 years. But besides the fact, what you fail to understand is learning the behavior of your peers, of all of your subject. Learning. Curbing yourself. Learn how to listen to them. Learn how to humble yourself. And avoid fraternization. That is a very must that you need to do. Diba? The Walton family, control your words because they become the action. Correct. Actions you perform. Control your actions because they become the character you reflect. Exactly. All of my reactions based on your action. And that reflect on your personality. So before you release those words, you better think 2-3 times, 4 times. Is this appropriate? Will I be questioned by these many people based upon my verbiage? And if by chance you choose to speak English, make sure you complete it with full sentences, not bits and pieces. Because people will mock you. People with intelligence and well-educated people will laugh at you. Because you are presenting yourself to be wise, to be intelligent by using English words. Hindi po tayo dito nagiging matalino dahil marunong tayo mag-English. Merong magaling mag-English dyan pero kulang sa pinag-aralan. Pero kulang sa tinatawag nating class, GMRC, Right Conduct, diba? These are one of the factors out of many, no? To be a leader. Learning the 4 quadrant of personality type on a person. Ano yun? Amiable. Aggressive. Huh? Analytic. Driver personality. Expressive. Hindi aggressive, expressive. What are they? These are 4 tools that you can use in curbing yourself before, prior to you leading these people. Because if you are going to force a rope, that rope will wrinkle up. It's not gonna follow. But if you pull that rope ahead of them, that rope will follow you. Marami kang responsibility dito, Marlene TV, na dapat mong pag-ukulan ng pansin. Dapat mong gugulan ng time ang pag-aaral mo dito. How do you really manage all these people? How do you make these people follow and respect you? Simply by studying. And there's a lot of that you can learn from. Bakit ako successful? Bakit bawat na mga inaalisan kong kumpanya, nag-iiyak ka ng mga kumpanya sa akin, ayaw kong bitawan? Because they love me. Because I learned who they are. Understand who they are, Marlene TV.
tinuruan kita. Total naman, kahit papaano, Maling TV, may pinagsamahan tayo noon. Ha? Ngayon, malaki ang responsibilidad mo. Pagkukulan mo, focus ka dyan, huwag kang maging taratita at laban sa akin dahil hindi mo ko kaya. Ha? Hindi mo ko kaya. It's better to gain friends than enemy. Huwag kang magmamagaling, huwag kang mapagmataas, huwag kang prideful. Okay? Prideful. Ito'y napakalaking stumbling block mo. Not only to God, but to people. To your community as well. Learn how to curb your behavior. Learn how to curb your tongue. Self-control. No matter how angry you are at someone, control yourself. Because the more you talk, the more you make mistakes. And the more you make mistakes, the more that give me so much more opportunity to analyze every angle of your words. Kaya huwag tayong pabida-bida kasi kung magsalita, akala mo kung sino ka. Pera-pera. Nakaka-insulto ka? Ha? Nakaka-insulto ka? Bakit? Ha? Wala ba akong monthly income? Wala bang trabaho asawa ko? At iaasa ko na lang, hanap buhay ko dito sa YouTube? Diba? You don't know me. Pero ako maraming alam dito dahil binabalandra mo, pagkatao mo, mga ginagawa mo sa social media. You wanted to be promoted. You wanted to be shouted. Huwag mong gamitin, ha? Ang pira mo para magmalaki ka sarili mo. Flirty study, may galap shout out sa UB. No? Huwag mong gamitin ang pagiging influencer mo to make these people believe in you. Ha? At huwag kang magiging manipulative. Mamanipilit mo yung mga walang alam, nakakababa sa'yo. To get your way. Basa muna tayo. It seems she was possessed with her inaanak. She wanted to control people around him so then she can totally manipulate him. That's only my opinion. I hope I am wrong. Diba? Kasi lumalabas dito, nagiging manipulative ka dito sa lahat eh. Piece of advice. Sorry po, nagsisingal lang ako dito. Stop what you're doing. Change your tactics. If you want to be a successful leader, learn it. How do you learn from it? Number one, Marlene Baby, be humble. Matuto kang magpakumbaba. Matuto ka to pray in all occasions. A words of pride, being a humble, is not enough for God. Correct. It's not enough. But that is a step towards holiness. Kapatid ko, Miguel Interior. Baby step. There are a lot of things to be learned from. Kasi dito, hindi ako pwedeng mananahimik pag nakita kong may mali. Magkasama tayo sa community. Kung meron kang mali, ako, sabihin ko ha, to Marlene TV, in fairness sa sayo. You can say things to me if you know and certain that I, MC, did make mistakes. And if ever that I made mistakes, I will be the very first person in line to apologize. To say I'm sorry. And I will change my way. Kailangan galing sa puso, ha, ang pagpakumbaba. Kailangan galing sa puso ang pagtulong. Walang halong pangungwenta. Walang halong pagbabalandra, pag-a-advertise kung sinong tinulungan mo, kung magkano, ha,
help in secret if it needed be. Diba? Matuto kang magmahal ng mga tao. Matuto kang mahalin mo ang mga taong against sa'yo. Intindihin mo ang kanilang mga salita. Bakit sila against sa'yo? Did I do something wrong? Have I made a mistake? Let me check myself. Based on these reactors told me so, okay, let me begin with myself. What did I say in my life? Why? Bakit ako nabira? Bakit? Ha? Anong mali ko? Dapat, nag-apologize ka sa akin, di ba? Nag-personal mo ko. Kinalungkal mo ang nakaraan na thumbnail ko sa Facebook na over 4 years ago. Dapat, nag-apologize ka dahil doon nabira kita. Sino ngayon ang may mali sa atin? Ikaw, hindi ako. Naghahanap ka talagang mabira, kaya ginawa mo yun. Diba? Sisisihin mo ako, nabira kita? Walang sisihan. Ha? Ngayon, apektado ka sa edad-edad na yan, senior. Sinabi ko bang senior ka? Sabi ko malapit ka na. Ha? Ilang kimbot na lang yan, mag-senior ka na sa Pilipinas, 60 years old. Kahit ayaw ko pang maging senior, tinatugurian akong senior sa Pilipinas. Doon ako nag-59. Oh, senior ka na, ma'am. Senior na pala ako. Eh, di wow. What's wrong with that? Ha? What's wrong with that? Hindi tayo forever bata. Tandaan mo yan. Sorry kung ganito mukha ako. Sa edad kong 63, I'm sorry kung ganito mukha ako. Oh, matanda na ako, lula na ako. Sabi mo, lula na pala ako, wala pa akong apo. Bakit? May apo ba ako? Lula na ako, pero wala akong apo. Oh, proud lula ha? Proud lula. Lula ako, pero wala akong apo. Anak ko, wala pang anak. Okay? Dalawa kong anak, wala pang mga anak yan. So, hindi pa talaga ako lula, pero gusto kong maging lula na. Sa edad ko, gusto ko sabayan ang pagtanda ko. Uy, birting ni Amanda Academia, yung adlaw ni mo. Diba? Gusto ko maging lula na. I'm proud to age gracefully. Ayaw nyo. Eh, sa inyo yan. You can't accept the fact na tumatanda tayo dito. Apektado ka? Diba? Apektado ka? Sa sinabi ko na insulto ka? Sorry to hurt your feelings, but that's reality na hindi tayo forever bata dito, Maling TV. Nilait ko ba ang pagkatao mo? Sinabi ko bang pangit ka? Wala, diba? Oh. Ngayon bitter ka? You're the youngest looking 63-year-old I've ever seen birthday. Birthday, hug-hug, kiss-kiss. Diba? Ako hindi ako po pwedeng manahimik dito sa Kalinga. Dahil depender ako ni Kuya Bag, depender ako ni Langga at Dudong Ruel. At nung ka akong magiging pakimi dito, pag meron ako sasabihin, diretsuhin ko talaga kayo. Prangkahan tayo. Ha? Kung mali mga sinasabi niyo na walang pagsusuri, supalpalin ko kayo. Insultuhin ko talaga kayo. Dahil padalos-dalos kayo ng salita na hindi po pinagdaanan ng pag-iisip, ganon, para turuan kayo ng leksyon na huwag kayong padalos-dalos magpabida-bida na akala mo magagaling all-knowing, smart. Okay? All-knowing, intelligent, and yet you're lacking in wisdom. You are lacking the fact that you did not study it prior to you speaking. Hmm? Sa totoo lang, you owe me an apology. Ah, Marlene Pablo. Sa pangangalkal, sa pag post
ng dati kong post doon sa Facebook over 4 years ago. You owe me that much. Now, if you want, ha? Huh, once mag-apologize ka, mag-apologize din ako sa'yo. O ganun lang yun kasimple. Tignan natin kung sino mapagmataas sa atin. Hindi naman tayo hahantong dito kung hindi mo ako pinipersonal, di ba? Pinapayuhan lang kita. Huwag mong lahatin ang mga reaktor. Dahil isa na ako doon sa tinatamaan, kahit hindi mo kami pangalanan, ha, sinisila-sila mo lahat dito. At huwag mong hilahin ang pangalan ni Dodong Ruel at Langga Rizal sa mga talumpati ninyo sa live. Diba? Yun lang ang naman ang sinasabi ko doon. Kung namutangin naman ako doon, hindi yung personal attack sa iyo, video speech ko yun. Gusto mong sagutin ako doon. Diba? Pero ang inilaban mo sa akin, yung lumakong post para magalit ang mga kalingap sa akin. Berteng, sabah din hadong, uy, kung sa manintahon ka, uy. Diba? Yan ang pinakaugatan ng lahat. Ito para sa kaalaman ni Sangkay. No? Reaktor ako. No? Content creator ako. Hindi sa binabanatan kita noon. Pinagsabihan lang kita na mag-ingat-ingat. Ha? Pinagsabihan lang kita. Ayaw ko kasi na mga ganitong tao mamimihasa, entitled, feeling entitled sa kanyang mga sinasabi dito sa live stream para paniwalaan siya at para na masuportahan siya. No. Idna di sa kasahin. May galap sa tasisis. Diba? Kaya makinig ka, Marlene TV. Hindi kita tatapik ngayon dito kung hindi ka nagsasalita doon kay Sangkay. Hindi naman kita binabanatan ngayon. Pinangaralan lang kita. Dahil mas matanda ako sa iyo. Mas lula ako sa iyo. Kasi sabi mo, bata ka pa, piling 40 ka pa. Well, sige, pangaralan kita. Dahil 63 na ako, pangaralan kita doon sa mali sinasabi mo. Bago ka magbitaw ng salita, siguraduhin mong sinusuri mo muna ang mga ibig sabihin ng mga definition ng mortal sin. At ang pira-pira na sinasabi niyo, hindi ako nakatulog. Wala kayong alam. Ha? Wala kayong alam. Ha? Wala kayong alam. Dahil hindi ako nagbida-bida dito sa mga naitulong ko, hindi ko pinababalandra yan ang mga tinutulong ko. Wala kang alam. Ako meron sa'yo kasi binabalandra mga pinatutulong mo dito pag mamalaki mo. So ikaw, sino ngayon na sabi yung influencer? Hindi ka na magiging influencer. Bakit? Sinisigaw ko bang magiging influencer ako? I'm just here. I'm just doing my job as a reactor. Now, whether or not they support me, that's all up to them. But why are these people believing me instead of believing in you? Because you lack in credibility. Diba? Kurika Walton family, it was the pride that changed the angels into devils. It is humility that makes men as angels. Humility is the missing factor with MP. Ito tinuturo ko sa kanya, magpakapakumbaba ka. Marilyn TV, Marilyn Pablo, matuto kang magpakumbaba. Kung hindi kaya ng kalooban mo, ipagdasal mo yan araw, magpasting ka para bigyan ka. Ha? Para hindi patigasin ni Lord ang puso mo. No? Hindi patigasin ni Lord ang puso mo. Kagaya ng ginawa ni Lord doon, ha, sa Egypt, ng panahon ni Moses. Pinapatigas ni Lord ang puso ng paro. Pagsikapan mo, ha, palambutin ang puso mong matigas. Don't be obnoxious. Don't be prideful. Matuto kang magpakumbaba. Kung mali mo, mali mo. Mas lalo kang magugusan mga tao. Aba, nag-iba si Marlene Pablo ngayon. Akala ko nga nagbago ka na, akala ko nag-mature ka na dito sa LS. Hindi pa pala ganun pa rin. Hit and run ka, hit and run. Tawag doon, ha? Laban duwag. Hit and run, titira ka tapos magtatago ka. Diba? Hanggang dito na lang tayo mga kalangga, mga kalinga po. I love you guys.
To God be the glory. Ayan, mabuhay po kayo. God bless sa inyong lahat. Ingat-ingat po, ha? Ayan. Shout out kay Kuya Bal, kay Ruel Balala, kay Langga Rizal, sa ating mga community po. Pagdasal po natin silang lahat, kayong lahat, mga OFW, lalong-lalo na sa mga sponsor po ng Kalingap, sa inyong lahat at sa Karipa, no? Shout out po sa buong Karipa dyan, at sa buong Roar. Shout out po sa Trusa Family, kay Ana Hanley, mega-mega love, shout out. Wow Life, kay Miss Life. Thank you po sa inyong lahat, sa ating mga supporter po. I love you all. Mwah! Bye-bye po.